Mabuti't napagsabihan mo si Nene. Masyado na sigurong sub-sub sa trabaho yung si Nena, kaya hindi na niya nababantayan yung anak niya. Aba, Anselmo, pagsabihan mo rin yung anak mo. Umiinit na talaga ang ulo ko sa kanya. Lahat na lang ng kalokohan niya sa Maynila, dinala niya dito. Yung mga babae dito sa probinsya, dinedemonyo niya. Ikaw naman, oh. Lalaki yung anak mo. Alam mo, ganyan talaga kapag nagbibinata. May konting kapilyuhan. May konting... Alam mo na. Ay, kayo talaga. But not in this house. And not a 14-year-old like Nene. Of all people. Hindi ba niya naiisip na kung ano man yung ginagawa niya makaka-apekto sa pagkakanditura mo? Oh, kung may madisgrasya siya, ano na lang nangyayari sa buhay niya? Ano na lang iisipin ng mga tao, di ba? Wala akong pakialam kung ano sabihin nila mama at papa, basta't wala akong ginagawang masama! Ikaw rin naman ang iisip nila mama. At si Nene. At kung laro-laro lang tong ginagawa mong to, itigil mo na, ha? Maawa ka naman kay Nene. Bakit? Anong alam niyo tungkol sa amin, Nene? At paano kayo nakakasigurong daw seryoso sa kanya, ha? Eh, yung napakabilis mo nga magbago ng isip, nakakapagtaka na eh. Ang tagal-tagal mong sinasabing mahal mo si Marisa, eh, pero ngayon... Eh, bakit pipilita na sarili ko sa babaeng ayaw naman sa akin? Kung ayaw niya, huwag niya. Hindi ko aaksayin ang oras ko kung may isang neneng mahal na mahal naman ako. Ano bang problema? Ba't parang iniwasan mo ko? Ayaw sa akin ang mama mo para sa'yo. Ayaw niya tayo magkita pa ulit. Yun lang ba? Si mama? Hindi ka nga dito. Huwag mo isipin ko ano sasabihin ng iba. Ako naman pakikisamahan mo eh. Ako magmamahal sa'yo. Mahal mo ba ako? Oo! Mahal kita! Eh, ikaw, mahal mo ba ako? Sobra. Ako? Anak, Santa Cruz alito. Hindi Halloween. Mukha kang manika na mga kukulang. Sinabi kasi sa'yo, hintayin mo ako eh. Ano magandong ako eh. Ano ka ba naman? Oo, ano? Anong gagawin mo dyan? Bakit, Nay? Anong ginagawa mo? Ganyan. Sabi po kasi nila, Nay, mas maganda daw pag malaki. Ano okay ba? Hindi, anak. Ay, tanggalin mo yan, ha? Anong pinagsasabi, anak? Ang Reyna Elena dapat mukhang birin, hindi mukhang pokpok. Ano ba nangyayari naman sa'yo? Alam mo ito, hindi mo ito gagamitin sa gown mo, ha? Ang gamit natin dito ay ganire. Oh, Nay! Aray! Bakit ang OA mong mag-ayos, anak? Para ka naman mag-a-audition sa Japan, wala namang hakon doon. Siyempre, ano ba, Nay. Ito ba? Nay, gusto mong maging maganda. Yun lang po yun. Ay, bakit? Ha? Hindi naman siguro dahil konsorte mo si Gabi. Umamin ka dahil ba kay Gabi? Uy! Inspired si Mokong ah. Parang gusto kong maniwalang mahal mo na talaga si Nene. Mabuti na nga lang si Nene yung kapartner kong mamaya sa Santa Cruzan. Kahit corny yung parada, enjoy yung kasama. Hindi si Gabi.
ito naman. Eh, syempre, Nay, gusto ko lang maging maganda. Kasi first time kong mag-re-reign na Elena, di ba? Tsaka lahat ng kasama ko dun, dalaga. Dapat ako rin. Oo naman, anak. Nandun na tayo. Dapat maganda talaga. Pero wag OA. Pangit yung OA. Anak, first time mo maging Reyna Elena. Dapat, Georgius ka! Georgius? Georgius! Maganda, kabigha-bighani. Anak naman ha, pag dinala tayo ng ate mo sa London, dapat magaling ka na mag-ingles tulad ko. Sige, Georgius. Ano kaya suit niya mamaya? Sana'y madaling tanggalin. Sana yung kamanyakan mo hanggang salita lang, ha? Alalahanin mo, mainit ka pa kay Mama at Dad. Kailan ba naman ako hindi naging mainit sa kanila? Wow, Nay! Oo, di ba anak? Ang pakiramdam ko, ikaw na ang magiging pinaka-Georgius na Reyna Elena sa kasaysayan ng ating bayan. Nay! So, ayaw, wala ate mo noon. Hindi ka mapapanood. Oo nga po eh. Pero Nay, ang galing nyo talaga ha. Ang ganda oh. Salamat, Nay. Anak, talagang maganda ka. Tsaka mamaya sa parada ha, dapat maganda rin ang lakad mo. Dapat pang Reyna Elena. Parang Queen Elizabeth. Parang ganito. Ano po yun? Si nanay naman, parang hindi naman ganyan maglakad si Queen Elizabeth eh. Pero bagay sa inyo, Nay. Siyempre naman, bagay sa akin. Kasi, you are Georgius. Because your mother is also Georgius. Love you, Nay. Ganda-ganda ang aking anak. Talagang Reyna Elena. Ang totoo nga yung sinasabi ni Nene. Mukhang magiging sila nga ni Sir Gabby. Mukha nga. Kung hindi lang naman malakas ang nanay niyan kay Hermana, hindi naman niya magiging Reyna Elena. Okay na kayo? Pwede na tayong lumakad ulit? Doray! Doray! Saan ka ba pupunta? Nagugutom na ako. Makikain tayo sa mga arkanghel. Ayoko nga! Bakit? Hindi ko kaya makita si Nene. Nakakahiya siya. Kung makatitig siya kay Sir Gabby, kung makadikit, malagkit pa sa suman. Ang landi-landi. Oo nga. Tsaka hindi pa nagtataga dito si Sir Gabby. Mukhang nakuha na niya si Nene. At ito namang si Nene, ang bilis bumigay. Baka akala ng mga taga-Maynila, ganun din kabilis makuha ang mga taga-probinsya. Naku, oo nga no. At tsaka dalaga na tayo. Nag-mens na nga tayo eh. Pero hindi pa rin niya pinapalitan ng mga tabas ng mga damit niya. Ganun pa rin. Parang kulang pa rin sa tela. Kaya pati kaluluwa niya, nakikita na. Kaya nga gusto nang kausapin ng nanay ko si Aling Nena tungkol sa pananamit ni Nene. Kaya lang, sabi ng tatay ko, wala daw kaming pakialam. Kung ang turing pa rin ni Aling Nena kay Nene ay isang batang paslit. Pero, may batang paslit bang ganun? Ang landi-landi. Akala ko pa naman matalino siya. First owner pa nga siya sa atin eh. Pero ang tanga-tanga niya. Doray, di ba may kasabihan nga na kung sino pa yung matalino, siya pa yung tanga sa pag-ibig.